May tuturing na alternatibong summer capital ng Pilipinas ang Tagaytay City, ngunit nang sumabog ang Bulkang Taal, bumalot sa mga pasyalan ang makapal na abo mula sa bulkan. Paano na nga ba bumabangon mula sa sakuna ang mga residente roon? Narito ang ulat ni Rex Remitio. Isang Tagaytay sa mga may tuturing na pinakasikat na destinasyon para sa mga turista sa bansa. Makikita mula sa lungsod ang makapigil hiningang tanawin ng lawa at bulkan ng Taal. Bahagyang malamig din ang klima sa lugar dahil sa mataas nitong level mula sa dagat. Ngunit sa ngayon, ibang-iba ang itsura ng Tagaytay matapos sumabog ang Bulkang Taal. Kahit saan ay makikita ang bakas ng mga abong tila paalala ng isang malupit na kalikasan. Napilitang magsara ang mga dinarayong pasyalan dito gaya ng Picnic Grove at Sky Ranch. Tanging mga maintenance worker lamang dito ang siyang naglilinis ng kanilang paligid. Ilang mall rin, bangko, tindahan, hotel at restaurant ang sarado. Kahit ang mayabong na taniman ng pinyang ito'y sinira rin ng mga abo ng bulkan. Sa kabila nito, sinisikap naman ng mga residente na bumangon pa rin mula sa dilubyo. Isa sa kanila ang 68 taong gulang na tindera ng Bulaklak na si Teresita Chavez. Ninais pa rin niyang buksan ang kanyang tindahan sa kabila ng banta ng pag-ulan ng abo. Wala pa siyang naibibenta noong amin siyang nakausap. May mga bakas rin ng abo ang ilan sa kanyang mga paninda. Aniya, mas pipiliin na lamang raw niya ang magtrabaho kaysa walang gawin sa kanyang bahay. Di bali kami ang mawala, wag lang yung mga bata. Kasi mga bata, kung basta no, ngayon pala sila sumisibol eh. Kami, pwede na kami. Nagbukas rin ang kanyang tindahan ng prutas ang 63 taong gulang na si Maricel Ferrer. Wala rin siyang magawa kundi ibaba ang presyo ng karamihan sa kanyang mga paninda. Aniya, ang mahalaga lamang raw ay maubos ang mga prutas na ito bago pa mabulok. Ngunit ang kanyang higit na pinanggagalingan, kailangan niyang magsumikap para sa pangarap ng mga anak. Ang iba po sa kanila, gustong maging piloto, maging teacher. Kaya po, pinagsisikapan ko po na makapaghanap buhay na maganda para po sa future ng mga anak ko. Patuloy pa rin nabubuhay sa agam-agam ang mga residente habang di pa kumakalma ang bulkan. Ang nais lamang nila'y manahimik na ito upang muli nang bumalik sa dati nitong kulay ang Tagaytay. Rex Remitio, CNN Philippines, Tagaytay City.